For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Sabay-sabay. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Okay, let's pray. Panginoon, salamat po Lord sa hapong muli. Maraming salamat sa activity kanina, soul winning, choir, Panginoon. I pray. May message ngayon, makonclude namin, Panginoon, kung paano kami mag-restore. At kung bakit dapat. Ano po yung mga agam-agam natin sa bagay na to, Lord. Medyo advanced, but kahit mga bata, Panginoon, makikita nila, programa ng Diyos, di nagtatapos sa soul winning. Ito yung patuloy, Panginoon, sa follow-up, sa discipleship, and fellowship, and then sakali, Panginoon, yung mga pagkakataon, kailangan namin i-restore ang kapatid, Panginoon. I pray na kayo po ay turo sa akin kung paano ito, Lord. Matuwa din po kami dahil itong programa niyo po, Lord. Ito yung posible mangyari sa amin, so I pray, hindi namin desire yun, but kung sakali, Panginoon, makakaasa kami, Panginoon, na kami i-restore, Panginoon, hindi ko condemn ng hindi naman tama, Panginoon. So, I pray kayo pong magkumilos sa amin ngayong hapon. May malulati yung Jesus name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Good afternoon po sa lahat. Salamat. Hindi siya na Chelsea. Si na Jackie. Siyempre, di ba? Si Kim, nandito. Salamat. Kulay-tulay si Kim. At lahat tayo. Amen. Si Christian. Kulay-tulay na, di ba? Saka si Inigo. Isa pa na si Inigo. Ayun. Pala eh. Yung bagkadaan mo, yung mga yun, no? Mabait yan kunwari. Ilan taong ka na, Inigo? 11 ka na? 12. Wala kong matanda ka ng konti kay 11. Kabas mo si Peter. Eh, no, sina, lalakas mag-basket. Nag-basketball ka ba? Daming. 2007 ka ba? Ay, 2011. Ano? 10. Ah, matanda ka ng konti. Mag-12 ka na. Juliana. Sabihin ko. Ayan, so sana tuloy-tuloy kayo kasi sabi nga sa inyo, wala namang ibang pupuntahan eh. Diba? Tampo-tampo kayo sa church. Katapos, ano? Diba? Ayan, sige, maganda yung family nito ni na, ano, diba? Talagang inaano sila sa Panginoon, diba? Kasi may ano rin yan, mga yan eh. Baptist background. Kaya sana. Ha? Si Mami. Ah. Pero, kumagana ko na sila, di ba? Ah, yung sabihin ko lang. Ano, sila, siyempre, di ba? May background kayo. So, kami, wala. Katolik talaga kami. May kaimiga pa nga kayo. May kamag-anak pa kami. Kamag-anak ba natin din? Pari. Pinsan ni Mother. Pinsan ni Mami sa Piyaso. Oo. So, pero undihad lang yun. Amen? Undihad lang yun. Basta kung kayo, first generation Christian, laban nyo. Ngayon, mga second generation ha, ibig sabihin, magulang nyo, Christiano, dinala kayo sa church, eh, lalo kayo wag magwala ha. Maka naman, kayo, hindi nyo appreciate yung ano. Okay, so ang title po nito ulit is Overtaken in a Fault. Sa Tagalog ay nagkasala, ganun lang yun. Ibig sabihin, naunahan siya ng kasalanan, ibig sabihin, nagkasala, medyo matindi. Hindi ito katulad ng nagsinungaling ng white lie. Ha? Ibig sabihin, talagang ano, alam, kasalanan nyo, tapos mali, ginawa. So, paano natin siya i-restore? Sa subtitle nito is Spiritual Restoration to the Brethren. Okay? Medyo advanced siya pero kailangan natin. Sino dito ang nagkakasala? Pag nagkasala kayo, magpakamatay na kayo. Gusto nyo ganun?
Ngayon, matindi ba yun, ha? So, kaya nabanggit natin kanina yung restoration, ibig sabihin, may dati siyang ginagawa, natisod siya, tulungan mong bumalik, na, di ba? Naglalakad, natisod. Di ba? Kahit saan yan, tutulungan mo. Oh, kamusta? Di ba? Hindi naman masyadong ano, mag-aalala kasi wala lang, natisod lang. Biruin mo pa yan. Pero, tutulungan mo, di ba? Eh, kung talagang sak yung mukha, iso, bag, yung ano. Parang yung mga bata, di ba? Tutulungan mo eh. Kawawa naman. Baka pag ganun mo, wala na. Wala nang buhay. So, normal sa atin, especially mga Christian, so, gusto ko sabihin, dapat mag-ano rin tayo dito. Matutunan natin to. Amen? Nabanggit ko kanina nang mabilis lang. Pero ito lang, pag natuto kang mag-restore din ng kapatid, advantage yan sa atin, sa pangkabuuan. Hindi nyo ba yun? Hindi tayo yung tipong gusto natin pukpukin as ulit-ulitin pa natin. Ito yung ginawa mo last year, last... Hindi magandang ano po yun. No? Ngayon, meron lang ano doon, kaya namagyatin ka rin umaga, tingnan mo rin, kasi niniwala tayo sa reprobation, di ba? Ibig sabihin, pag may nagawa kang kasalanan na matindi, nalagpasan mo na yung ano, ang makagawa lang naman, hindi ligtas eh. Hindi lang kaya lang gawin ng ligtas yun, okay? Para pag naging bakla, ganyan. Hindi na ligtas yun. Hindi siya ligtas, kaya siya naging bakla na, alam mo na, mapatol sa kapwa niya, okay? Kala lang natin, ligtas siya, parang Judas, di ba? May susundan niyo ba? So, kung ligtas yan, kaya mo naman tulungan, lalo pag humihingi sa'yo tulong. Diba? Parang yung, nakita niyo ba yung meme? Nalulunod. Tapos inapiran lang. Naman gata yung minsan eh. Nakibalita ka lang. Ano nangyari kayo yung man? Wala siya. Parang ganun, pangit naman, di ba? Buti si Jackie is nakabalik nga. Nagiwalay nga kayo. Amaya na kayo mag-fellowship. Salamat at ano, ha? Kay, may kabagang pala dito si Julia. Stephen, doon kayo sa gitna. Ano? Na-miss nila ang isa't isa. Pero wag during the preaching. Yan. Malalakas kumanta na itong mga to, ha? Anig ko. Nag-i-enjoy kayo. No? So, ayan, okay, so kaninang umaga rin, basahin na rin tayo mga, mabilis lang yung mga verses. Ito yung mga nakita ko lang po na restoration verses. Ang Panginoon na nag-restore, sabi sa Psalm 51, restore unto me the joys of thy salvation and uphold me with thy free spirit. Imagine nyo kung si David ay pinabayaan na ng Diyos. Paano yun? Okay, may kingdom na naman, tapos nagkasala si David, bahala ka na dyan. Ba't pa siya pinatawad ng Diyos, di ba? Kasi after nun, marami pa siyang ginawa na set up niya at si Solomon. Ano pa nagawa niya nun? Siguro, may mga ibang ito. Hindi niya nasulat to. Psalms 51. Di ba? Kung, oh, David, si Raulo ka, matay ka na. Hindi ganun, di ba? Nirestore siya ng Diyos. Kaya, kaya tayo ngayon, binabasa natin yung Psalms 51, 53, ang dami niyang Psalms eh, halos kalahati sa kanya eh, hindi lang. Natututo tayo, amen? Isaiah naman, sabi doon, 57:18, I have seen his ways and I will heal him, I will lead him also and restore comfort unto him and to his mourners. May restoration po sa mga taong nagkasala. At ito nga, nation to eh. Pero alam, pagkita natin kanina umaga, hindi sila na-restore lahat. Yung iba talaga nagpakaloko na eh. Pero as a whole, yung Israel, nakabangon pa po sila eh. Kaya nga nung panahon ng Panginoong Jesus, inaano pa rin sila. Hindi man sila reprobate as a nation. Naging reprobate as a nation sila. Nandito kayo ng ating Israel. Ano, nangyari po yun after talagang nireject nila totally ang Panginoon. Ayaw namin sa'yo, gusto namin kami bida. Nireject na sila completely at pinalitan sila. Okay? So, pero nung panahon nito, talaga may pagkakataon pa sila, kaya sila ay ni-lead, ni-restore ng Panginoon. Sa Jeremiah, ganun din po, sabi dyan, return ye, o backsliding is children. Okay, nabagay natin kanina, balik lang kayo. Ngayon, huwag kayo mag-isinunin kayo, pastor, kung talaga nagkamali kayo. Ako, ginawa ko yan. Ay, pastor, hindi ko nasabihin sa inyo, kami na lang, ha? Basta ganun, kasi talaga nagkaroon ako healing. Kasi ako, bahala ka na sa akin. Ikaw ang pastor ko, nagtiwalaan kita,
Ay, wala naman ang ibang ano sa Panginoon, di ikaw. Di. Sinabi ko lang, nagkaroon ng healing, siyang bala sa akin, saan niya ako ilalagay. Kasi after nag-come clean ako sa kanya, di yun na yun. Kaya yun din ang ano ko ngayon kasi nagpaalam ako sa kanya, Pastor, isesend mo ba ako? Sige. So, ganun lang yun eh. Mahirap yung may yung pastor mo pala yung makakatulong sa'yo, magulang mo, makakatulong sa'yo, i-ignore mo. Ano mangyayari sa'yo? Hindi ka makapunta sa isang kalagayan na hindi na maganda. Hindi nyo ba yun? Kaya, sa'yo, balik ka lang. O sa'yo, walang ginawa sa'yo yung church na masama, tapos sinabihan mo na masama yung church, paano yun? Naku, mahirap yun. Ano sasabihin mo? Tsaka saan church ka pupunta ulit? Ano, kung nagsinungaling ka doon, anong gagawin sa iba? Hindi ganun ka rin. So kaya wag kung talaga may mali ka, bayaan mong digdigin ka nila. Marirestore ka naman eh. Tsaka kung talagang may parusa din sa kanila kung sila yung mali, di ba? So, balik lang. Amen? Pag nag-backslide ka, mali yun. Balik ka lang. At marirestore ka rin. At sabi dito, Jeremiah 30:17, "For I will restore health unto thee, and I will heal thee of thy wounds, said the Lord, because they called thee an outcast, saying, This is Zion, whom no man seek after." Ang hirap nung mga outcast, di ba? Kasi kay Joseph, nangyari yun eh. Bandang huli, ano nangyari sa kanya? Hindi lang siya na-restore, talagang tinaas siya kasi wala naman siya talagang kasalanan pala. Napagbintangan lang. Pero naging outcast siya. So sa case ng Israel, may kasalanan sila. Pero, kung magbalik loob sila, they will be healed or restored. Okay, Hosea, kanina binasa din natin, ganun din. 14:4, "I will heal their backsliding. I will love them freely, for my anger is turned away from him." So, kung galit man ang Diyos sa'yo, mawala yun. Ganun ang Diyos, eh, kahit magulang sa anak, galit ka dahil binasag cellphone mo, nag-sorry na, hindi ka pa ba magbibigay, di ba? So, ganun din po sa church. Nuhari, wag naman. Nuhari, si Ray-Ray. Nakakusap si Ray-Ray. Nuhari, wag naman. Di ba? O kaya si iba na lang. Si Jana, di ba? Mayaman na si Jana. Tapos, doktor na. Tapos, iniwan yung church. Wala kang pakialam sa church. May nag-ano ako, nag-rounds ako eh. Mag-Sunday. Backslide. Tapos bumalik. Diba? Magagalit ka pa ba nun? In a way, galit ka kasi ano ba ginawa ko sa'yo mali? Pero kung marunong ang Panginoon, marunong yan eh. Tatay, marunong. Magulang, masaya na yan na bumalik ka. Ganun din sa Panginoon. Amen? Sana nakukuha nyo ha. Kasi iba dito, pag ano, pinagalitan, ayaw nang bumalik. Sinong talo? Micah 7:19, "He will turn again, He will have compassion upon us. He will subdue our iniquities, and thou will cast all their sins into the depths of the sea." Sino na pumunta sa dagat? May hinulog ba kayo doon? Sabi doon sa, ano, ha, sa discovery ba yan? Ang dami pang hindi na-discover sa ilalim ng dagat. Kasi nga, sino naman pupunta doon? So, obviously, ang magsasabing tatapon ko sa ulap. Sa dagat, ano yung sabihin nun? Anong pinasabi sa atin nun? Kakalimutan ko na yan. Ganda, di ba? So, kaya ng tao, minsan di makalimot yan sa kasalanan natin. Amen? Minsan ginawa mo dati, talagang mali ka, nagsorry ka na, tapos di pa makalimutan niya kasi tao lang yan. May pride, parang gusto maagante, ganyan-ganyan. Maganda, ang Panginoon, magaling siya magpatawad. Amen? Again, hindi ka reprobate. Iba naman yun eh. So, kaya punta tayo sa ating text. Galatians 6 po ay ang Galatians naman is parang ano to eh. Hindi naman siya parang 1 Corinthians and 2 Corinthians na may specific na tao na may ano, nagkasala, talagang sinabi niya mismo doon, o ganito gawin niyo diyan. Iwalag niyo yan, di ba? The 2 Corinthians and restore. Kasi dito hindi mawawala eh, ibig sabihin kahit pinasok lang tong idea to sa bigla sa last chapter ng book. Still, this is, kung makikita niyo yung pinag-aaral natin kanina umaga, andun siya. Ibig sabihin,
kailangan nating i-restore ang isang kapatid, na totoong kapatid, pag siya naman ay gustong magbalik loob. Amen? Kaya number one, eh paano natin gagawin yun? Kasi mahirap nga eh. Hindi basta-basta. So, pero paghandaan mo, gawin mo properly, eh pare-pare tayong makikinabang. Amen? Matuwa ang Diyos sa atin, I believe. At imagine mo kung ikaw rin yung ma-restore, eh positive yung para sa'yo. Amen? Kaya sabi dyan, number one, be spiritual. May spiritual ka, kung di na alam yung iba, ibig sabihin lang na parang generic term yan sa maturity, spiritually, okay, spiritual. Okay, ganun yun, baka hindi nyo pa alam, ha. Okay, maging spiritual ka, at isa sa mga characteristics ng isang spiritual, mature, syempre matalino yan. At, hindi mo gustong maging yabangan yung isa dahil nagkamali siya, dahil tayo nagkakamali. Doon, hindi tayo patay-pantay, okay? Iba yun. So, kaya, unahan mo ng meekness, okay? Tanungin mo lang, ano ba nangyari? Okay, ano ba yan? So, huwag mo agad pukpukin. Okay? Kasi, posible mang, doon tayo papasok sa point number 4, okay? Pero, yun lang, meekness. Tandaan nyo lang yan. Huwag kayong mayabang. Eh, sa panahon natin ngayon, usong-usa sa Facebook, wala namang alam sa politika. Ganun. Ako, isang, ngayon lang ako nagganyan sa boxing kasi talaga na ano ko yan eh. Na na-determine ko para sana yung iba ay mawaringan. Pero, ayun, gusto ko na tigilan eh kasi sip-isip ko lang. Kung hindi mo naintindihan yung dahil maintindihan, eh, siguro may fault ka na rin doon. No? Pero again, kailangan pa rin mag-warning eh, no? Hindi ako galit sa inyo, ha? Ano lang, ano lang. Ganun na, ano eh. Para ma-refine yung ating, ano. Especially, kasi bata pa naman kayo, di ba? So, nadala lang. But anyway, yan, so speak meekness and then consider thyself. Ibig sabihin na tandaan mo na minsan delikado tumulong. Pag tumulong ka, parang kailan lang may doktor daw yung hinuli. Hindi ko pa na ano, pero ang tumutulong daw sa komunista, hindi ko alam. Minsan pag mali ang tinulungan mo, ano mangyari sa'yo? Tapos ka rin. So consider yourself. Tingnan mo ano yung pwede mangyari sa'yo, tapos baka naman hindi, worth it. Diba, tinulungan mo yung ano pala, yun yan, kala, bakla. Sabi si sa Victory, ganun sila eh. Ministry to the gay. Hindi sayang na sayang oras mo dun. Diba? Okay, number two, kanina umaga, be ready and willing to bear. Kasi nga, mahirap yan. Pag na-determine mo na tama ito, handa mo yung sarili mo na may babalikan ka niyan. Mabigat yan, hindi yan ano. Kaya hindi it will not be easy, but sa nakita namin kanina sa verse 2, kalooban ng Diyos yan eh. Kalooban ng Diyos na restore, tulungan yung mga nahirapan, nagkamali, at gustong bumalik. At again, di reprobate. Okay? So kaya number 3 tayo ngayong hapon, sabi dyan, beware of deception. Okay, number 3, beware of deception. Why? Sabi dito sa verse 3, for if a man think himself to be something when he is nothing, he deceiveth himself. Okay? Ano yung sabihin nun? Meron daw may mga tao daw na napalagay niya, ganito siya. Ganyan ako, ha? Lalo ba ako? Kilala akong ganun eh, parang hindi mo ako kilala. Kasi nagtanong, ba't di niya ako kilala? Ay, hindi ka niya kilala eh. Ano gagawin ko? Yung mga ganun. Sabi niya, when he is nothing, he deceived himself. Again, kinuha ko lang po yung ating point dito. May ibang pero isa sa mga ano dito is yung restoration nga. No? Ngayon, may ibang tao naman na both sides natin to, ha? Pag sinabing beware of deception, mag-ingat ka kasi may mga manluloko. Bakit nanluloko ang isang tao? Ba't nanluloko isang tao?
Baba? Ha? Para? Ano? Gain. Okay, ganun yun. Parang sa nagbebenta, hindi naman ganun ang presyo. Sabi mo, ganyan yan, nakalamang yan. So, pwede rin niyang i-spare yung sarili niya sa kung anong kapamakan. So, sa balik lang tayo sa ating topic muna, restoration. Ano yung pwedeng lokohan na pwede mangyari dyan? Kaya nga, mag-ingat kayo, sinasabi. Consider thyself. Dalawa yan, okay? So, kasi yung nagkasala, ewan kong, sino dito yung mahilig sa batas? May mag-ano pa sa atin? Abogado ba dito? Wala, no? Magandang ano yan, eh, challenging. Si? Si Mika? Kasi ano yan, logic talaga, tapos salita, puro salita, tapos yeah, may lokohan, may katotohanan din. Okay? So, magpapakinggan mo yung kung ilang side ng ano yan, kung ilan ng parties nag-aaway, kung ganyan. Ako, malilito ka kasi itong kwento nito, ganyan. Itong kwento nito, ganyan. Saka magsisimulang i-determine kung ano yung nangyari totoo. Okay? Ngayon, yung sa mga batas nga naman, yung iba, pag binayaran mo yung atomy na yan, at tinanggap niya yan, minsan kahit mali ka na, paglalabang ka na yan eh. Eh, tayo hindi tayo ganun sa church. Amen? Ang sa atin is yung katotohanan. At kung talagang dito, mapapahama ka dahil sa katotohanan, eh, bahala na. Ganun po tayo dito. So, pero beware, kasi beware mo, alam mo na yan, kung ilang party yan. Sabi natin dalawa, para simple, dalawang party. Yung isa, sabi niya, inutangan siya, ganito, magkano, ganyan. Tapos, yung sabi naman, hindi naman. Ito, malaking halaga, hindi ito, hindi naman. Nabayaran niya ng 10 days, sabi niya, hindi, 11 days. Sakit sa ulo nun. Di ba? Kaya, nung bagong church tayo, isa sa mga pinag-aralan natin, di ba yung mga false, sa tag doon? Fallacies. Fallacies, naalala niyo pa yun? Kasi ako yung marami ang natutunan doon. Minsan pa, nung ipag-usap ka sa tao, nalalaman mo na agad yung totoo. The way na nagsalita yan, again, kung marunong ka na. So, nalala nyo rin yung ating preaching sa about sa ating first anniversary. Di ba yung reprove, rebuke, exhort with long-suffering. So, bali, two-thirds of the Bible, pwede natin sabihin gano'n, negative. So, kaya sa atin, inaaral muna natin yung ano yung mali, ganun sa mga kulto. Tapos, pag alam mo na yung mali, dun mo mapapalinaw kung ano yung tama. Lulutang yung katotohanan kapag tinest mo yung isang mga statement nila. Pag tinest mo yun, critical thinking, critical ano, hindi naman yung critical na sobra sa tao. Gusto lang sa sinasabi niya. Okay? So, lulutang kung ano yung totoo dun and therefore, lalong mo appreciate yung katotohanan. Okay? Ganun po yan. So, kaya, isa sa mga, pag ganyan ang kalakaran nga, Ms. Ben, ang system, ang tayo ito, ang nangyayari sa atin, merong i-restore, alamin mo yung kung merong deception. Okay, sabihin ko na naman yung aking na, basta may series akong napanood na may pangit din, may maganda, okay. Pero ang tema niya is, ano siya, magaling siya manghuli na nagsisinungaling. Okay? At may mga indicator siya. May mga metrics siya. Ang galing eh, pero hindi naman totoo yung lahat doon. Pero kahit paano, pwede mong pagbasihan. Okay? So ngayon, pag nalaman mo nagsisinungaling yung isang tao, ang next na tanong siya, bakit siya nagsinungaling? Nakita niyo ba yan? So kaya point number 3 natin, beware of deception. Kasi sinasabi sa Bible, madalas na maraming manluloko. Hindi mo gusto na ikaw yung magre-restore, ikaw yung tutulong, lulokohin ka pa. Hindi mo gusto kasi nasayang oras mo. Eh, gumapahama ka pa dahil doon. Nandindihan niyo ba yan?
So, kaya number three, mag-ingat ka. Marami manluloko. At, pwede rin, ano, pwede ba lokohin yung sarili mo? Ha? Madalas natin nangyayari yun, diba? Niloloko mo yung sarili mo eh. Diba? Sa mga bata, kunwari, niloloko mo yung sarili mo. Oh, nag-module na po ako, hindi pala. Nag-aral, nag-pray na ako, nagbasa na ako ng Bible, i-check ko pa ba yun? Hindi na. Pero, pag hindi ka totoo, hindi ka naman nagbasa, nilista mo lang dyan. Ay, nakatapos ka ng Bible. Hindi naman pala totoo. Niloloko mo yung sarili mo, diba? So, ganun din yan. Pag ikaw nagre-restore, tingnan mo kung nanloloko siya o niloloko niya yung sarili niya. Medyo mahirap ng topic na. Kasi nga, kung niloloko niya yung sarili niya, kailangan mo rin malaman bakit. Niloloko yung sarili mo, ano ka ba? And then, doon mo siya pa-follow up, doon mo siya tutulungan. Huwag mo loko yung sarili mo, bad. Diba? So, yan. So, tingnan mo rin, ha? Actually, ang sample dito is yung ay yung sabi ko kanina, yung kilala mo ako. Ibig pag itong taong to is nilalagay niya yung sarili niya sa kalagayan na hindi naman siya ganun, palagay niya, ganun siya, niloloko niya yung sarili niya. Kaya, isa sa mga example ng Panginoon is yung about nagnasa kwarto ka, di ba? Right, ito, the gathering dito. Ano yung pinaka-prime spot dito? Pwede dito, di ba? Bagay, wala naman itong ano eh. Pero iba ganun, may mga spot dyan na pag ikaw yung umupo doon, medyo ano ka, sikat to. Kasi siya yung nasa unahan eh. May mga ganun. Sabi ng Panginoon, sabi, huwag kang iupo doon. Doon ka lang sa hindi masyadong mataas na upuan. Nabasa niyo na ba yun? Hindi pa. Ganun yan. So huwag niyong itatayos yung sarili mo, niloloko mo yung sarili mo. At sabihin natin, sa palagay mo, ganun talaga ako eh. Eh, paano kung sa palagay nila, hindi ka ganun? Diba? Ano sabi ng Panginoon? Ikaw yung mapapahiya. O, hindi ka naman dyan eh. Dito ka. Hindi lalo nakakahiya yun. Nakakuha nyo ba? So, yun ang isa mga titingnan natin sa mga tao. Kaya nga nagkasala yun na matindi. Pinag-usapan natin, matinding kasalanan eh. Ba't ang tindi mo naman? Ginawa mo yan. Yung tanong. So, beware of deception. Beware deception ng ibang tao, yung mismo nagkasala, or kaya siya nagkasala, may nag-cause din na iba. Pwede rin ganun, di ba? Nabanggit ko sa inyo kanina, hindi lahat ng kasalanan ay pag nag-solve winning tayo, hindi lahat ng kasalanan minsan is kasalanan talaga. May para pag self-defense, pumatay ka ng tao. Masama ba yun? Pumatay ka ng tao, masama ba? Oh, alam niyo na eh. Kasi lagi ko tinuturo yan, di ba? So, ganun din ngayon. Alamin nyo, parang investigador ka dyan. Medyo mahirap yan, pero kung gusto mo talaga i-restore yung tao, hindi mo sasakyan yung kalokohan niya. Yun ang gusto ko sabihin. At baka nang kalokohan din ng ibang tao, nagkasang-asang ano yan. Kasi ikaw, i-restore ko to, yung pala, naging ano ka na, naging kakontsaba ka na. Nangyari po yun sa marami na, nakita ko na rin yan. Si Pastor, maraming kwento sa ganyan eh. Ay, iyabang pa, nag-adultery yung pastor niya, tapos siya yung pumalit. Tapos nag-preach siya sa maraming tao. Ako, yung ano na yun, pastor namin, inasweldoan niya pa rin daw kahit nag-adultery. So, bata pa ako siya, no, natataka na talaga ako. Siyempre, pinag-iyabang yun, tsaka tama ba yun? So, siyempre, nanatili lang yung question sa utak ko. Until one day, nabalita ako, siya na rin, nag-adultery na rin. Kaya pala. Ayun pala yun. Ibig sabihin, maraming hindi ka kong tsaba, pero meron siyang malasakit sa isang, hindi naman reprobate, pero malamang posible yun, na-reprobate yun. Kasi yung in-adultery niya, member niya eh. Gano'ng kalala yun? Ba't ko nabanggit yun? Kasi beware of deception. Amen? Hindi yan basta-basta. Kaya ganito ang advice ko sa mga gustong tumulong na hindi nyo kaya, huwag na kayo tumulong. Okay? Keep your pastor informed. Sabihin mo, pastor, ganito yan eh. Yung totoo lang sabihin mo, ha? Mga bata, huwag kayong magsusumbong na sosobrahan nyo pa. Ay, nakita ko po si, ganito po sinabi ni, kunwari lang, si
si Pamela, sinabi kay Pastor, si Pastor, ano, magagalitin, sinabi kay Chelsea. Ngayon, si Chelsea, sinabi naman kay Adam, alam mo ba sinabi ni Pamela kay Pastor? Sabi niya, tatadyakan niya raw yung ganyan, pag ano, dinagdagan, hindi niya may sinasabi ko. Ang hirap kasi ng salita lang, yun na example eh. So, huwag kayo magsusumbong ng gano'n ha. Kahit sa kote, pag dinagdagan niyo yung testimony niyo, may parusa sa inyo. Okay? Hindi ako abogado pero nabasa ko isang mga. Totoo yun. Sa Bible, ganun din pala, di ba? Sa Bible, pag pinagbintangan mo, nagnakaw siya, hindi naman pala, yung parusa na dapat sa kanya, sa'yo paparusa yun. Unfair! Hindi unfair yun. Batas ng Diyos yun. Okay? Kaya dito, mag-iingat tayo sa mga nagsasalita. Pag hindi mo kaya, mag-judge, yan tama, kasi nag-aalala ako, Pastor, kasi si ganyan, ganito ginagawa eh. Sabihin mo lang kay Pastor, ganito yung nakita ko, ganito yung narinig ko. Huwag mo nang dagdagan, maging matapat ka lang. Amen? Tama-tama nito message sa atin kasi medyo ano rin tayo. Hindi natin gustong, kunwari, may nagsabi sa akin, si ganyan, ganyan, hindi kinagalitan ko, yung pala hindi totoo. Eh di, parang ako rin yun. Basta mali yung judgment, mali yung nag-feed sa akin eh. Hindi naman ako tataas kamay, hindi naman ako magugas kamay, pero still, posibleng mangyari yun. And therefore, dahil sa kasinungalingan ako sino, apektado yung maraming tao. Okay, hindi nyo ba yun? Yun ang gusto ko sabihin dito. Beware of deception. Andaan nyo yan. Number one, be spiritual, be ready to, and be willing to bear, makipasan. Beware of deception, maraming manluloko, maraming niloloko yung sarili niya. And then last, sabi dito, ito. So ganito yung sinasabi niya, diba? Okay, may mga nagkasala, i-restore natin sila. Pero sabi niya, makibasa niyo pa nga, ready, go. Ay, sabihin ng prove his own work. Ganito yan. Pag may kinalaman sa restoration, ganito. Nabanggit natin kanina na be willing to bear, di ba? Be ready and willing to bear. May problemang ihahatid sa'yo yan. Ang dami sarili mo. Number one, be spiritual. Puro nasa restorer, di ba? Ibig sabihin ko, gusto kong i-restore. Ba't naiiyak ka na? Gusto kong i-restore sila. Nasa akin lahat ba ng burden? Hindi dapat. Pero inuna natin yung kasi nga ikaw yung gusto maglingkod sa Diyos eh, sa ganitong ministry. So pero number four, point number four, burden should be properly distributed. Kunwari, ako yung magre-restore, yan nga, magpapaka-spiritual ako, aralin ko lahat yan, alamin ko yung mga sinungaling, ganyan, ganyan. Pero sabi dito, anong gagawin naman ng isa? Wala na, di pwede. And number four, burden should be properly distributed. Kung kanino naman yung burden, ikaw, burden ka na, inaalamin, dahil mong alamin, yung pinaka-burden dyan, dapat nasa kanya. Okay? Kaya sabi dyan, hayaan mong patunayan yung sarili niya. Nabanggit ko sa kanya kanina, di ba? Kunwari, si Adam, nagkasala. Nag-sorry na, okay. Okay, nagnakaw. Kunwari lang, ha? Kung nagawin yun, ha? Eh, mayama naman ito eh. Ah, nagnakaw si Adam. Sorry. O, sige, ito. Yung pera. Hindi ka na magnakaw ulit, di ba? Tama ba yun? May ano na nga eh. May history na nga, di ba? So, gagawin mo sa kanya ngayon, hayaan mo siyang, kung talaga nag-sorry siya, ay nabanggit ko kanina umaga rin, parang inasal ka, kaya nag-ano ka na talaga, nagsisi ka na talaga. Anong gagawin ko? Kunwari, ako yung pastor. Kakalabanin ko yung nang-aasa sa kanya. Papaalalahanan ko lang din. Pero, in a way, papabayaan ko yun. Bayaan mo kasi, yun ang resulta ng kasalanan. At kung ikaw nagsisi ka talaga, hindi mo ba burden yung iba? Amen? Katulad yung official na namin dito, kunwari, may nagkasala dito, tapos, kunwari, adultery. Fornication na lang muna. Okay?
Pastor, alam mo, nag-fornicate ako, tapos mag-preach ka against fornication. Tama ba yan? Hindi, tama bang magreklamo siya? Di ba? Siya pwede magreklamo. Kung nagsisi ka na talaga, kahit anong patama pa sa'yo, dapat nga matuwa ka para iba hindi na gumaya sa'yo. Eh, sabi ko dito na, hayaan mo siya. Kung talaga nagsisi siya, hindi naman yung, parang yung ano yung nangyari daw sa mga nauso kasi yan sa, dati sa US. Dati yung mga nabuntis ng maaga, talagang pinapatalsik sa school. Alam niyo ba yon? Kasi inapanatili ng school na, ay, mayroon pala kayo dyan mga ano, yung estudyante nyo, ganyan. Ngayon, baliktad na. Dumating sa point sa US, na pagbuntis ka, tapos, kukunin yung diploma, pinapalakpak ka. Sabi ng isang nag-observe, pang sandali, parang may mali dito. Okay yung encourage mo. Okay yung i-restore mo. Huwag mong i-celebrate. Inindihan nyo ba yun? Dapat makita niya, mahiya siya. Dahil mali yung ginawa niya. At pag nakita mo ng marami yan, gagaya yun. Pinalakpakan ako. Hindi nga ako napalakpakan dahil wala akong honor eh. Yung buntis, pinalakpakan. Yun na lang gagawin ko din. Ano mangyayari na nun? At sa church. Nakita niyo ba yun? Kaya pag ikaw naman yung na-disiplina, ikaw yung nagkamali, nag-sorry ka na, patunayan mo yung sarili mo na talagang nag-sorry ka, at yun nga, sasaluhin mo lahat ng ridicule, sasaluhin mo yan eh. Pero kung patunayan mo yung sarili mo, pupunta ka pa sa church, inaasar ka nga dun eh. Kasi may galing akong ginaw, bayaan mo sila. Parti yun ang pag-healing mo. Parti yun. At ang maganda dito, pag talagang nakaraos ka doon, hindi naman nila alalahanin, sa palagi mo, one year from now, titirahin ka pa rin dahil sa ginawa mo one year from now. Diba? Itong taong to, 6 months nung di umatin eh. Pwede tinira ka ngayon, umatin ka. Buhay ka pa pala. Salubungin mo yun. Hindi naman. Balik ka ulit. Pag pangalawang balik mo, buhay... Sinabi mo sa akin last week yan. Okay, o, di sige. Hindi, huwag mo na salubungin din ganun. Ayaw mo lang siya. Magsasawa yon. Next week, hindi ka nasasabihan na maniwala ka. At after ng isang taon na pinakita mo yung sarili mo, nagsisi ako, mali ako, at hinarap ko yung consequence ng mali ko, at ay tinama ko yung sarili ko sa Panginoon, dahil siya naman nagpapatawad, at gusto niya ma-restore ako, tumahak na ako sa tamang daanan. Tahakin. O, napatunayan mo tama ka, maayos ka. So ngayon, yung nag-restore sa'yo, matutuwa yun. Hindi siya napahiya sa'yo. Parang si Paul, kay Ananias, kay Paul. Sino pa? Sino ba? Wala akong masyado kilala. Na-restore. Si Mark, very good. Si John Mark. Bandang huli, pinuri pa siya. Pero pinangalanan din siya dati na nangiiwan siya. Sino pa? Si Onesimus. Oh, tama, yung slave. Sino pa? Matala akong maisip mo yan. Si David. Si... Kahit si Jacob. Diba? Pinagpala pa rin siya. Loko-loko rin si Jacob eh. Diba? Sino pa? Sino bang mga loko-lokong ano? Likod na si, ano? Jonah. Yan. Sino pa? Wala masyado. Madami yan. Si, yung mga judges. Si Jeff ta kasi sa huli na yung kalokohan niya. So, si Samson, di naman mamatay na siya, ha? Si Solomon. Nagsisi ba yun? Maalala eh. Si ano, si Manase. Yung kilala niyo si Manase. Pag binasa ko si Manase, nakalirecord lang, loko-lokong king yun. Tapos na, matagal na siyang namatay. Binabanggit pa yung pangalan niyo. Pero alam niyo ba, nagsisi si Manase? At least, hindi siya natuloy-tuloy. Hindi siya tinuloy-tuloyan ng Diyos. Okay? Sino pa?
Si Nebuchadnezzar. Si Saul. Ay, si Saul. Si? Si David. Nabanggit naman. Madami. Yung fornicator nga sa 1 Corinthians. Sa Corinthians. Diba? Sino pa? So, madami. Ikala ko lang ba, di ko malala ngayon. Kasi hindi natin sila ina-highlight na eh. Ngayon na-highlight yung mga yon. Pero still, marami pong na-restore sa church. Pag ikaw ay talagang nagsisi at tinalikuran mo yung kasalanan na malala. Okay. Kasi hayaan mo siyang patunayan yung kanyang sariling gawa at siya naman ay matutuwa sa kanyang sarili at hindi sa iba. Ibig sabihin lang nun, magtrabaho ka ng sarili mo. Kasi multi ano to ha, ginagamit lang natin sa ating context. Pero pwede rin sabihin dito, dati ka nagnanakaw. Eh ngayon, nagkatrabaho ka, maghirap ka dyan, magtrabaho ka, iaalaw ka ng church. Hindi yung ito, magnanakaw to, umalis ka na dito. Hindi ganun. Nagsisi na eh. Kaya mo siya magtrabaho ngayon, ma-enjoy niya, ganun pala yun, masaya yun. Alam mo yung kapatid na yun, pag natuto yun, siya rin yung magtuturo sa iba. At magandang testimony yun. Ako, nagkamali ako, tanga-tanga ako, ba't ako magnanakaw? Pwede nang pala ako magtrabaho. Tanga-tanga ako, bakit ako mamamalimos? Pwede nang pala ako magtrabaho. Nasarap pa nang nagtrabaho, mahirap, pero tuloy-tuloy yan. Amen? Kaya hayaan nyo, pag nire-restore natin yung tao, hayaan mo i-burden sa kanya yun. Bad, ikaw na gano'n yan, ikaw ang nagkasala, eh, bahala ka. Tinulungan na kita dito, tinulungan kita dyan. Okay? Matulungan mo sarili mo ngayon. Amen? Amen. Tulungan nyo ba yung sarili nyo? Amen. Gusto nyo lalagi yung tinutulungan? Basta, ang talking kasi ako, pwede ba every Sunday, gisingin nyo ako? Pwede. Gagawin ko yan sa'yo. Isa, dalawa, tatlo. Diba? Huwag naman forever, diba? Yung mga anak ko, ginigising ko pa yan. Pero, darating yung panahon. Bira, huwag naman ngayon. Ano, may alarm clock na nga ngayon eh. Cellphone. Gaganda na yung alarm ngayon, diba? May snooze. Meron, pwede mo ulit-ulitin. Hindi ka pa nagising noon. Ewan ko na lang. Nakakalimutan ko mag-aral. Kailangan mag-pray. Kaya tayo may chat group dyan. Lahat na, may chat group na tayo. Sinong naaasal na sa akin? So, yun na yung gusto ko sabihin. So, burden to restorer, then burden to the restory. Okay? Prove his own work. And then finally, individual accountability is in the faith. Yun nga sinabi ko sa inyo. So, huwag niyong, ikaw ang pastor, hindi mo ako ginanyan eh. Ilang member ba kayo? Ilang mga member dito na problema ko? Huwag mong i-burden lahat sa'yo, pastor. Amen? Basta hindi mo na ako pinalop. Eh. Maganda nga ngayon, chat na lang eh. Eh pag chinachat kita, ilang beses na, sin zone. After 1 month, siguro nakalimot lang to. Chat ulit. Kamusta ba? Kamusta ka, sis? Unfriend. Ah, iba na yun. Pag in-unfriend ka na. Ayaw na. Bilin na ka na. So, pwede pa natin i-follow up ulit ng physical, face-to-face, pero pag ayaw na talaga, meron pang marami pang ibang tao dito matino para sa'yo, di ba? O, yun lang po, be not deceived, sabi po dito. God is not mocked. Ito ay applicable both sa restorer tsaka sa restory. Huwag kayo magpapaloko. Ang Diyos ay hindi niloloko. Okay? Ano yung mock? Niloloko mo yung Diyos? Diba? Sino nang loloko sa Diyos dito? Kala ng Diyos, nag-church ako, pero hindi pala, wala pala yung utak ko dito. Sino niloko mo? Galing-galing kong mag-ganyan, galing kong mag-ganyan, pero actually, kaya ko lang ginagawa to para kumita or something. Nangyari ba yun? Sasabi dito, mga... Kung ano ang iyong tinanim, yun ang aanihin mo. Okay, so ipasok natin yung context again ng restorer. Pag ikaw naman ni-restore mo, tama yan. Okay? Yung ni-restore mo ay worthy na ma-restore. Ano? Aanihin mo rin yan. So kung pangit-pangit, kung maganda, maganda, mabuti.
Kaya, gusto niyo ba maging restorer? Galingan niyo, okay? Huwag kayong magmamadali. Hindi yung madali. Sa panahon ngayon, inform niyo lang yung pastor niyo, yun na yun. And then, nasa kanya na yung burden. Pero, darating yung panahon na magpa-participate din kayo dyan. Kaya importante lahat na sinasabi niyo, totoo. Lalo pag may ginalaman sa ganyang bagay. Amen? Okay, papahamak ang hindi naman dapat. Kasi let's pray. Lord, maraming salamat po, Lord, sa aming medyo specific topic na to, Lord. We pray na kayo po ay tumulong sa amin sa ganitong bagay, Panginoon. Especially sa mga gusto na mag-mature, hindi lang gusto magdagdag ng ministry, Panginoon. Hindi lang kami magpapagalingan sa kung ano man yan, sa choir, sa soul winning. Yung pagkakataon, Panginoon, na ganitong klaseng task na hindi gusto ng marami, minsan gusto lang namin makita kami na magaling sa ibang bagay. Pagtulong na sa kapwa, especially yung mga na-disadvantage na unahan ng kaaway na sila, Panginoon, I pray na take on din namin ito, at least mag-participate kami, accessory kami, Lord, sa nagawa ng mabuti yung mga pastol na nag-gusto mag-restore. Tulungan po namin kung mga kaya namin. So, love po, Lord, at kayo po mga lahat. In Jesus' name we pray.